Dito na kayo! Pwede ko na ba makausap si Fredo, Tina? Andito lang daw sila buong araw. Hindi daw lumapit si Ato kay Lola Goreng. Mabait ka nga, Ato. May isang salita ka. Dahil marunong ka maghintay, napasa mo yung test. Ibig sabihin, pwede mo na kausapin si Lola Goreng. Talaga? Yes! Yes! Yeah, Teng! Salamat! Ang lambot-lambot mo pala, Ato! Oo nga, parang teddy bear! Fluffy-fluffy! O ano, Ato? Ready ka na ba makapag-usap kay Lola? Ano, Dino? Pakihawak. Saan ba doon? Dito? Ayan po, Lola. Ayun, namamaga nga, ano? Tagilitan naman ang kayo. Lola, ako naman po dito po. Masakit. Paano na yan, Ato? Busy pala si Loli. Baka ano pa siya pwedeng kausapin. Oo nga, Ato. Baka matatagal lang kakausapin si Lola Goreng. Sabi ni Georgina, konting pasensyo. Alisa po, may problema ka ba? Ano ba yan? Yung project ko po kasi, hirap-hirap po. Nakakainip na po kasi. Pag mahaba po kasi, kailangan ko na naman pong guntingin, tapos paulit-ulit. Apo, konting tiyaga. Kapag minamadali mo yan, ako lalong nagkakamali ka. Pagtiisan mo ng konti yan, ha? Ay, naku, at Alice. Parang si Godo at Fredo. Teka nga. Para yatang nadinig ko na yung kwento na yan. Na, Kuya Elvis, kwentuhan mo nga kami. Sandali, ha. May magpinsan at matalik na magkaibigan. Sila sina Godo at Fredo. Madalas silang magbangayan. Ang negosyo natin, ang tumal. Ito namang mga pampaswerte. Parang hindi rin naman pampaswerte. Kuya, kung ganyan ka mag-isip, mas lalo tayong lalapitin ang malas niyan. Talong hina negosyo natin yan. Uy, Godo, huwag mong hakong pangaralan sa pagninegosyo. Hindi ka pa naman graduate. Eh, kaya nga ako nagtatrabaho sa'yo, di ba? Para makagraduate ako. At least, makakapag-ipon ako pang tuition ko. E paano ka naman makakaipon sa pang tuition mo? Eh, hindi nga kita mapasahod ng tama. Sige lang, Piawya. Lalakas din kita natin dito. Tsaka, mas lalo tayong kikita nito kung tutulungan mo ako dito. Uy, trabaho mo yan, di ba? Piawya, kasi medyo masakit na rin kasi yung baligat ko eh. Nangawit na. Marte mo, ha? Piawya, baka pwedeng tulungan mo naman ako dito. Ikaw na lang maghalo nito. Anong tulungan? Sige ka, pag hindi mo hinalo to, didikit yung ube dito sa kawali. Mas hihinabenta natin kasi masasayang lahat ng ingredients natin. Mawalan tayo lalo ng kita. Ako na, alis ka na nga dyan. Piawya. O na bahala dito, papahinga lang ako, ha? Sakit talaga. Tignan mo to, nangangawit daw sa tiyan nakahawak. Eh, masakit ba tiyan nun? Hey, miss, isa pa. Kanti na lang. Ganun na ba yan? Sandaan. Magandang araw po.
Ano? Bibili ko sana ako ng ube. Ay, miss. Eh? Ano yung nagawa nito? Uy! Teka, sandaan yan. Bayaran mo muna bago mo kagatin. Sorry po, wala po kasi akong pera eh. Miss, okay lang kahit credit card. Ha? Credit card. Wala rin akong credit card eh. Oh, sige, paano mo babayaran yan? Nauubos mo na eh. Ganito na lang, uwi po muna ako tapos babalik na lang ako, kuha lang po ako ng pera. Teka. Anong uuwi? Alam mo, Miss, di mo ako maluloko. Alam ko yung modus na yan eh. Uuwi ka, babalik ka, tapos wala ka lamang pera. Di mo kayo maluloko, tama na yan. Eh, wala nga akong pera ngayon. O sige, kung gusto nyo, mag-iiwan na lang ako ng collateral para masigurado nyo yung tutupad ako sa usapan. Collateral? Mm-mm. Ano naman collateral mo? Ay, ko lang ah. Ganda-ganda, di ba? Wala naman pera, sayang. Eh, may pang-collateral naman daw. Pinindot-pindot pa tong biko eh. Ito? Lord! Gansa? Anong gagawin namin sa gansa? Ito yung alaga ko. Oh. Mahal na mahal ko to kaya sigurado akong babalikan ko siya. Kunin mo yung gansa. Uy, bakit ako ikaw nagtitinda dito eh? Ikunin mo. Nag-aayos ako. Mabayad to. Kailangan nyo lang siya alagaan mabuti. Tapos meron siyang ituturo sa inyo. Ay, ituturo. Wala namang value yan. Hindi mo nga mabibenta. Hindi mo nga masasanglayan. Anong value niya? Basta alagaan nyo lang siya. Uy, ilapag mo dyan. Kunin nyo, alagaan nyo mabuti ha. Mahal na mahal ko to. Piyaw-yaw! Sige bakit na! Bakit nangagat yan eh? Hawak ko na. Okay, salamat sa ubi. Okay. Uy, piyaw-yaw! Ayaw! Hawak! Alayin mo nga yan dito. Ginagawa mong alaga eh. Makain tayo. Takatag naman gansa. Manok, gansa. Halos okay. Paano bang alam mo kasi sa gansa? Alam mo, kuya. Maraming gansa sa probinsya natin. Hindi ka kasi naglalabas eh. Alam mo, mga gansa, nangingilala lang to ng bago nilang tirahan. Pero pag nasanay na yan, magiging mabait rin to. Alam mo, ano ba kasing alam mo dyan sa mga gansa? Tapos gusto mo pa alagaan? Ano gagawin niyan dito sa loob natin? Mag-e-explore? Marami kaya sa probinsya natin ito. Palibasa, hindi ka kasi naglalabas kaya di mo nakikita eh. Teka, asa na ba kasi yung amo niyan ha? Ba't hindi pa bumabalik dito? Kuya, alagaan na lang natin si Jenna. Bakit ka mag-aalaga ng gansa? Sa dami-dami ng pwede mong alagaan, bakit hindi na lang aso, pusa, may hamster? Gansa pa yung naisip mong alagaan. Kuya, sa feng shui, alam mo ba, ang mga ibon rin daw nakakapagbigay ng swerte. Malay mo, kuya, ito na magbibigay ng swerte sa atin, ha? Anong swerte? Nakita mo yung sa may kitchen? Meron akong dalawang pampaswerte doon, hindi ako binibigay ng swerte. Tapos papalitan mo gansa? Ayoko ng hayop. Kumakain pa ako. Ala! Piyawya! Oh! Ano nangyari? Piyawya, naiwan ko ako bukas yung bintana. Piyawya, sorry. Ay, naku po. Pinaghirapan natin ayusin to eh. Tapos, ano na? Naku, ayoko na talaga yung sa hayop niya. Kakatayin ko talaga yung hayop niya. Gagawin ko, pekintak yan. Goose pala. Piyawya, ganyan talaga ang mga gansa. Eh, naku, kakatayin ko talaga yan. Maghanap lang talaga sila ng green pasture. Ganyan talaga sila sa probinsya, no? Mahilig sila mag-explore. Territorial kasi itong mga ganito. Hindi mo ba nakikita malas sa atin yan? Tingnan mo, paano natin ibebenta yan? Mukha ng basura, may ipot. Patignan mo, naku, kakatayin ko talaga. Nagsasalita ka? Ginto! Hi! Ginto talaga? May magic logo sa atin, nagsasalita nga eh. Pero bakit ginto yung itlog niya? Secret! Kuya naman eh! Tuloy mo na nga yung kwento. Gulat na gulat sina Godo at Fredo sa nangyari. Godo, ano ka ba? Mas importante yung golden ego. So, dead mo na lang na nakakapagsalita ako. Ganun ba, Fredo? Jenna, hindi naman ganun. Ang sa akin lang, importante din yun. Kaya lang mas magandang nagkakaintindihan na tayong dalawa, no? Oo nga, Jenna. Oh, well, never
mind. Yan ha. Nabigyan ko na kayo ng itlog. So, goodbye! Uy, teka. Saan ka naman pupunta? Ikaw naman, oh. Ayaw nyo naman sa akin, di ba? Oy, hindi, ah. Hmm? Ayaw mo naman talaga, eh. Jenna, may... Ang ibig ko pala sabihin, may gustong sabihin sa'yo si Kuya. Ah, tumigil ka na nga. Ginugulo mo lang yung usapan namin ni Jenna, eh. Jenna, ganito kasi yun. Kasi ako, hindi ako sanay na may alagang pet. So, naninibago ako. Pero antayin mo lang, masasanay din ako, okay? Teka. Jenna, ano bang gusto mo? Gusto mo ba gawan ka namin ng magandang cage sa labas ng bahay? Diba? Ang ganda, diba? O kaya, anong gusto mong pagkain? Anong paborito mo? Bibilin namin yun. Pero wala pa tayong pera. Anong wala? Ito ang golden egg. Jenna, okay lang ba ibenta namin to para may pambili kami mga materyales? Para siyempre magawa namin lahat ng gusto mo. Pero, wait, promise mo, hindi ka aalis dito. Dito ka lang sa amin, hindi mo kami iiwan. Alagaan ka namin. Okay, fine. Ah! I'm staying in this relationship. Promise yan na. Thank you. Sabi ko sa'yo, good girl na si Jenny. Thank you, Jen. Cellphone, no? Ganda rin ang sapatos ko. Oh. 1, 2, 3, 1. Ba't yan lang pinamili mo? Pioya. Pinantabi ko kasi yung binigay mo sa aming pera. Pang tuition ka sana. Baka ba naman? Minsan ka lang mag-shopping sana. Nilubos-lubos mo na, di ba? So, anong nabili nyo for me? Pioya. Ito, oh. Jenna, ito masarap to. Jenna, ayan, diba? Ayan. Chicken yan. Paborito namin chicken yan ni Piawya. Hello? Relative ko kaya yan? Ano ko? Cannibal? Zombie? Fredo, sabihin na kasi natin yung totoo. Jenna, pasensya ka na. Wala kasi talaga kami nabili para sa'yo. Sa katunayan kasi niyan, ngayon lang kami nakahawak ng ganun kalaking pera. Nabigla rin kami. Masyado kami natuwa. Pero huwag ka mag-alala. May natabi pa naman akong pera dito. Yun na lang pambibili ko ng mga gamit mo. Di ba, Pioya? Oo. Jenna, ano na yun? Advice ko talaga yun sa kanya. Kasi gusto ko may maitabi kaming pera para sa'yo. At bukas na bukas rin bibili natin lahat ng materyales para dun sa cage mo. Oh, Jenna, nakita mo naman na pinaghirapan namin ni Godo yan. Pwede na. Ayos ang taas ng standards. Nagko-complain? Ay, hindi. Actually, pinabili ko na nga si Godo ng mga pintura eh, para mapinturahan namin to kagad bukas na bukas din. Ha? Sinabi mo yun? Actually, kukunin ko na nga, di ba? Kunin mo na. Di ba? Ay, Jenna! Kamusta? Kumakain ka? Gusto mo pa? Jenna! Yun lang kita ng white rice! White rice talaga? Ay, sabi sa Google, kumakain ka daw ng white rice. Of course! Pero may sugar content yan, so I cannot! Brown rice is the best! Jenna, ito. Dinalan nga pala kita ng brown rice. Tsaka ito nga pala, may isda rin akong dinala. Ulam yan. That's my boy! Yum yum! Jenna, ayan ha, tumutupad kami sa mga promises namin sa'yo. So sana, tumupad ka rin. Sana, mangitlog ka ng mga itlog. Kung pwede, damihan mo ha. Pioya, mamaya, nakakayaan naman kay Jenna, no? Bakit ka mahihiya?
Pumayag naman siya eh. Natutulungan niya tayo, tsaka lahat naman ng itlog. Sa kanya rin mapupunta yung pagbebentahan natin. Okay lang yun. Yahuya, kahit na. Baka mamaya isipin niya. Kaya lang natin siya pinapakain ng ganito dahil sa mga itlog na. Godo, that's the point. Kaya kailangan niya mga itlog na mga itlog, no? Oh, Jenna, kain ka lang ng kain, ha? Oh, ito pa, ito pa. Jenna, ito rin yung brown rice mo. Piyo-yo, paano kung isa lang? Anong isa? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat? Apat na po yun, ang daming itlog nun! Piyo-yo, hindi naman kaya na i-Jenna yun. Anong hindi? Ang sakit ng tiyan ko! Piyo-yo, si Jenna! Jenna? Jenna, anong nangyari sa'yo? Kasalanan niyo to! Ang dami niyong pinakain sa akin! Teka, bakit namin kasalanan? Ikaw yung umubos lahat ng pagkain eh. So, kasalanan ko? Ganun ba yun, Fredo? Hindi mo kasalanan. Kasalanan ni Godo yun eh. Pinakain ka kasi ng brown rice eh. Ako? Bakit ako? Eh, ba't hindi ikaw? Ikaw nagpakain ng sugar na white rice, di ba? I cannot anymore! Ah! Hindi ko na kaya ang pain! It's time to say goodbye! R.I.P. Jenna Gansa! Jenna! Jenna! Jenna, hindi ka pwede mamatay, Jenna! Jenna, gising! Jenna? Kawawa naman si Jenna. Lola Goreng, nakakamatay po ba yung masyadong pagkain? Depende yun sa hayop. Pero ibang klase si Jenna. Alalahanin niyo, hindi siya ordinaryong gansa. Ah! Gets ko na! Kaya po pala malaki yung tiyan niya kasi tama po si Fredo. Marami pong golden eggs dun sa tiyan niya. Ganun ba yun, Elvis? Don't worry. Buhay pa naman ang alaga ninyo. Na-impacho lang siya. Bibigyan ko siya ng gamot na ihahalo nyo sa pagkain niya. Okay po. Dok, tanong ko lang po, hindi po ba maapektuhan yung mga itlog niya sa tiyan? She'll be fine. Marami pa naman siyang itlog na ilalabas. Dok, hindi niyo po alam kung paano niyo ako napapasaya ngayon. Maraming okay. Salamat po. Okay. Ito. Jenna, okay ka lang daw. Tingin niya. Okay. Jenna. Go ahead. Thank you po, Dok. Thank you. Okay. Jenna, ayos ka lang ba? Okay. Piyaw-yaw! Gintong itlog! Teka! Jenna? Isa lang? Demanding? Gaya ng dati, ipinagbili uli ni Godo at Fredo ang gintong itlog. Bakit kulang tong pera? Saan yung iba? Di ba, Insan, sabi ko nga sa'yo, bibili ako ng mga gamit natin dito sa paninda natin. Ayan, bumili ako ng margarine natin. Ito, vaporada. Tsaka ito, ayan, milk. Gatas rin natin, tsaka kondensada. Mga panggawa rin natin ng ube. Marami tayong magagawang ube, marami tayong mabebenta. Kudo, barya-barya lang kikitain natin dyan. Eh di ba nga mag-iipon pa tayong pang-down ng kotse? Bibili pa tayong kondo, o paano natin magagawa yun? Pero paano itong negosyo mo? Kala ko ba gusto mo maging successful to? Piyaw-yaw, paano ako makapag-aral kung di ako magtatrabaho sa'yo? Insan, kailangan mo pa ba talaga yun? Ano ka ba? Kay Jenna palang solved na tayo. Ang dami na nating kikitain doon sa golden itlog niya. Hindi na tayo magtatrabaho tsaka yung negosyo, kakalimutan ko na yan. Piyaw-yaw, di ba may kasabihan nga tayo? Huwag mo muna bibilangin ng itlog hanggat hindi pa linalabas ng gansa. Sira. Huwag mo munang bibilangin ng manok hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Piyaw-yaw, ganun na rin yun eh. Puro ko nga pangarap, wala pa naman sa atin yung itlog. Alam mo,
Ba't di mo na nakasahintayin yung lalabas na itlog kay Jenna? Kisa nag-i-expect ka ng ganyan. Uy, insan nakakapagod maghintay, ah. Godo! Help! Yaya! Teka nga! Anong ginagawa mo, Jenna? Teka nga, bitawan mo ko. Ito lang yung tanging paraan para makuha natin yung gintong itlog niya. How could you do this to me, Fredo? Pagkatapos kong ibigay ang lahat sa'yo? Anong sinasabi mong lahat? Eh, hindi mo nga binigay lahat. Pinagdadambot mo nga yung gintong itlog mo. Kaya tutuluyan ko na bubutasin ko na talaga itong tiyan mo, eh. But I gave you my best, and my best is still not good enough? Wala ka man lang pagmamahal at malasakit? Oo nga naman, Pew-Yaw. Ang dami nang natulong sa atin ni Jenna. Mahiya ka naman. Uy, Godo. Ikaw, huwag mong pinapairal yung awa mo, ah. Gansa lang to. Isipin mo yung ikakayaman natin lahat ng mabibili mo kapag nakuha natin yung mga gintong itlog nito. Huwag kang makinig sa kanya, Godo. Hindi itlog ko ang magpapayaman sa inyo, kundi ang inyong sipag at tiyaga. Ayun ako, Jenna, manahimik ka. Pasensya ka na, pero this is goodbye, Jenna. Jenna! Ito na. Ready ka na? Yan na, nakapako na. Bakit ganito? Asan yung gintong itlog? Patay. Natanso tayo. Ay! Teka. Wala nang laman. Yun na nga ba sinasabi ko sa'yo, ito na yung golden itlog mo. Di mo na mababalik si Jenna. Wala palang golden eggs. Kasi sakto na si Jenna. Wala na nagawa yun sa kanya. Huwag ka nang malungkot, Moira. Nakakalimutan mo eh. Espesyal si Jenna. Oo nga po, Loli. May magic po siya. Pero paano niya po yun magagamit kung patay na siya? Ang tanong, namatay ba talaga siya? Dahil pinag-iisipan ni Godo at Fredo kung nasan ang gintong itlog. Piyaw-yaw kasi. Halika, dali natin siya sa loob. Jenna. 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 Ikaw? Jenna? Anong nakakagulat, Fredo? Di ba nangako ako na babalikan ko kayo? Di ko lubos maisip na kaya niyong saktan si Jenna. Si Godo yun. Ako? Bakit ako? Aba, nakakapansin na ako, Fredo. Ako na lang palagi sinisisi mo, ha? Ikaw kaya tumahilig manakit kay Jenna? Ako nga lang tagapigil niya, eh. Alam ko na ang buong pangyayari. Iniwan ko si Jenna para makatulong sa inyo. Para may matutunan kayo sa kanya. Anong matututunan po namin sa itlog? Hindi yun, Kuya Fredo. Tama siya. Ang matututunan natin dun, yung tiyaga. Magpasensya kung paano maghintay. Tama nga si Jenna, hindi lahat makukuha natin sa madalian. Minsan, kailangan rin natin paghirapan. Jenna, I'm sorry. Jenna? Sorry, ah. Sorry din, ah. Maling mali kami dun. Sorry din, naging greedy ako. Sana mapatawad mo ako. Sana bigyan mo pa ako ng second chance. Ilang itlog na ang binigay ko sa inyo? Ilang chance na iyon? Pero di ka pa rin natuto. Sorry, Fredo. It's not you. It's me. I can only take so much. Hanggang dito na lang talaga tayo. Marami pang nangangailangan sa tulong namin ni Jenna. Sapat na yung naibigay niya sa inyo. Kaya ngayon, yung iba naman.
Miss, wait lang po. Yung bayad po kasi, para sa ube. Sayang kasi. Kung dagdag ko rin sa tuition ko yun. Natutunan na ni Fredo magtiyaga at magpasensya mula noon. Mas naging matiyaga naman si Godo, ginamit niya lang ang natitirang savings mula sa pinagbenta ng mga itlog ni Jenna. So, madam, ah! Shall we? Nagtulungan na magpinsan sa palaguin ang business nila hanggang sa maging successful ito. At diyan nagtatapos ang kwento ni Godo, Fredo at si Jenna ng Gansa. Yay! Parang happy ending na sad po, no, Lola? Aba, bakit magiging sad yun? E man, pat may natutunan yung magpinsan. At yun ang mas mahalaga, di ba, no? Kaya mga po, tandaan ninyo, ha? Kapag meron kayo isang bagay na talagang gustong-gusto, kailangan pagtitiyagaan natin at pagtapaguran. Naintindihan ba ninyo yun? Opo, Lola. Oh, hagay, halikan, halik na. Na-miss ko na yung mga halik ninyo at mga jack.